Hello guys, dumating na yung araw na pinakihintay namin ni Grant. Ito nga, kailangan natin ayusin yung mga gamit niya. At dahil OA ako na mami, dadalhin natin kahit hindi niya kailangan. At habang nag-e-edit nga ako ng video, napansin ko din nalako rin pala yung retractable na leash niya. Hindi naman talaga kailangan. Wala sa isip ko na operahan nga pala siya, hindi pala siya nag-walk. Yun na rin talaga, alam mong gagawin ko dyan guys, kasi natataranta na ako. At ayun na nga, binilis ako na si Grant kasi malilito siya sa schedule niya. Hapon nga pala kami ni schedule guys, kasi daw para hindi mainit pag uuwi kami. Kailangan din pumunta kami na maaga doon kasi kailangan niya pang ilaboratory. At kailangan yung result ng laboratory niya maging okay lahat. Kasi kung hindi, hindi siya i-undergo ng operation niya. Kaya yung araw na yan guys, doble yung stress na nararamdaman ko. Tignan niyo naman si Grant guys, akala niya magmumol lang kami. Hindi niya alam, mamaya tatanggalin na yung itlog niya. At ayun nga guys, nakarating na kami at tinitimbang na si Grant. Pinagpe-pray ko nga rin dyan guys na sana maging okay yung result ng laboratory niya para matuloy yung operation niya. Guys, labas at ito na nga yung result ng dugo niya guys. Mayroong tatlong sablay. Pero sabi naman ng vet niya, pwede naman daw ituloy yung operation niya. Magkakaroon nga lang ng problema sa healing niya. Kasi nga low blood nga daw si Grant. Mayroon pang nakita infection. Pero sabi ng vet niya, safe naman daw. So ayun na nga, kinuha nila si Grant at naghihintay na lang ako dito sa baba ng hagdanan. At wala pang ilang minuto guys, bumaba yung vet at kinausap ako. Lapit na sa singit niya. So, pag naglakad siya na naglakad, baka mamaya babalik after 3 days. Papa-repair mo dahil yung nasa singit niya. Nasa singit niya. Kasi kinapara siya, lalim kayo. Ako sana ma, mag-isa lang tatanggalin ko. At ayun nga guys, narinig niyo naman yung sinabi ng vet niya. Mahihirapan daw tanggalin yung itlog niya sa singit niya. Kaya yung time na yan, sobrang nagdadalawang isip ako kung ano magiging desisyon ko. Patatanggal ko ba yung isang itlog niya o hindi na? Pero yung dahilan ko nga kung bakit ko siya pinooperahan dahil yung itlog niya sa singit niya, cancerous nga. Kaya nga guys, nagdesisyon pa rin ako na ituloy yung operation niya kahit isa lang yung tatanggalin. Inisip ko na magpapa second opinion na lang ako kapag gumaling na siya. Ma'am, yung sinaktin scrotum niya dun sa may ano, para hindi siya nadadali. Mm-hmm. Pero yung scrotum niya, ma'am, make sure lang, ma'am, na hindi matatanggal yung tanggal. Kasi pag matanggal yun, mamamatay yun. At ayun na nga guys, tapos na yung operation ni Grant. Nakita niyo naman kung gaano siya kadrogi dyan. Yung mga oras na rin niyan, gusto ko na siyang yakapin guys. Kaso nga, ang dami pa sinasabi ng vet niya. Habang tinitignan ko siya dyan guys, awang-awa ako sa itsura niya. Halatang hindi niya alam yung nangyayari sa paligid niya. Pero nagpapasalamat naman ako sa lahat ng nandyan guys. Kasi sobrang iniingatan nila si Grant. At maraming salamat din po pala sa mga nag-comment at nag-alala kay Grant. At huwag po kayo mag-alala, i-update ko po kayo sa pagpapagaling niya. Ina na no, tahi na baby. Thank you for watching guys!